Maghanda-handa na kayo kasi tapos na raw mag-sort or mag-collate ang mga BIR personnel para sa letter of authority sa susunod na buwan. So magkakaroon na ho ng letter of authority at piyesta na naman. So pag nagkaroon ng piyesta, ang mangyayari dyan, mga ka-taxpayer, kung mahal, is magkakatanggap kayo ng NOD. So, pag-usapan natin, sir, kung ano ba yung NOD. O, nasa harapan ninyo, yung sample ng Notice of Discrepancy. Sa madaling salita, NOD. Yan po yung kanyang abbreviation, NOD. So, ang NOD po ay may tatlong bahagi. Yan. So, ang tatlong bahagi niya, Ang tatlong bahagi niya, yung covering letter, ito po yung covering letter. Ayan. Yan yung first part. The second part is yung pong, ayan, makikita naman ho ninyo, computation of deficiency taxes. Ang pangalan ho ay computation ng deficiency taxes, pero kung makikita nyo ho rito sa body, sa covering letter, ang sinasabi niya is not yet deficiency tax assessment. At yung pangatlong component, ayan, is yung pong details. Details ng computation. So, isa-isahin ho natin. So, meron tayong 3 Saturdays para pag-usapan ho lahat yan. Mag-umpisa ho tayo sa pinaka-umpisa. A-analyze natin para hindi ho natataranta yung mga tao pag nakaka-receive ng NOD. Yan. Now, paano sir iintindihin itong NOD? First approach, mga ka-taxpayer kong mahal, basahin. Wala hong substitute o kapalit sa pagbabasa. Kasi kahit hindi mo naiintindihan at paulit-ulit mong binabasa, nagkakaroon ka ng diwa. Nagkakaroon ka ng understanding. Hindi ho dapat na mataranta pagdating ho sa NOD, ang katapat lang ho niyan ay basa. Okay? So, ang NOD is nilatag na kung ano yung inyong reaction. Okay? Hinihingan kayo ng reaction. Kasi this is an action. Kanina nga, may meeting ako. So, from the letter of authority, yan ho yung progression. Papunta ho siya ng NOD. Okay? Yan ho, ito ho tinataas sa aking pagtuturo, ang tawag ko ho rito, highway. So, sa highway or expressway, walang exit. Wala hong exit. Dire-diretso ho yan. Atamaan na kung sino man yung tatamaan, pero ang highway ng LOA ay NOD. Wala ho siyang exit sa kanan, wala siyang exit sa kaliwa. So, ito po, kayo, isipin na lang ho ninyo, nasa highway kayo ng NLEX or SLEX. Nakasakay kayo sa bus. So, hindi ho yung hihinto yung bus kung kayo ay mananatiling nakasakay at walang imik. Okay? So, kailangan hong umimik. Kasi pag nakasakay tayo sa bus, silent lang tayo eh. So, magsasalita ka ngayon para pag pumara ka, maririnig nung driver. Pag narinig nung driver yung pagpara mo, kung yung pagpara mo ay tama, legal, lawful, ihinto yung bus. Kahit nasa saan ho yan. Ihinto siya. So, kailangan ng reaction. So, ang reaction, there must be react. May action kang gagawin against doon sa LOA, sa NOD.
So, ito po yun. Ito po. Yan yung isang highway. Ang susunod na highway na pupuntahan natin ng NOD ay PAN. Again, kailangan mong magkaroon ng reaction. Itong dalawang huyan, tatanda ko ng paghawak ng mga kaso, ang ginagawa ko lang ho sa buhay ko ay mag-react. Yan lang ho ang trabaho ko, mag-react. At wag ho akong mag-react nang hindi tatama doon ho sa due date o doon ho sa highway. Ha? Ito ho kasi reaction day natin. From this point and this point, yan lang ho yung time frame na ibinibigay sa atin. So dapat ang reaction mo ay within time frame. Yun ho yung pag-aaralan natin ngayon because nasa NOD ho tayo. Ayan, at ang laman ng NOD ang magbibigay ho sa atin ng freedom. Purahin ko muna lahat yan para hindi ho ma-ano. First, babasahin ho natin yung first paragraph. Sabi rito, may sinagmit na raw. Ano yung sinagmit? Report of investigation. Ang problem dito, hindi ka nag-participate sa report of investigation. Pinorgo mo yan. So, nakaya ka na napunta sa NOD. Now, ang pinag-uusapan ho dito, ang subject matter is taxable 2018. Nag-audit. Ito po yung mga subject matter. Ayan. Okay. So, simple lang po yun, mga bossing ko. Ang trabaho natin dito ay recon. Pag sinabi hong recon, magre-reconcile tayo kung tama yung nakasulat dito. First, meron ka bang LOA na ito ang nakasulat? Yan. So, ire-recon mo yan. Second, kailangan mong ma-determine sino to, who. Yung bang nasa LOA at saka yung nag-submit ng report of investigation, same, parehong tao. O, yan ho yung mga questions. Sabi ko rito is the art of questioning NOD. So, may dalawa ho tayong question. Ito ba yung LOA? And number two, ito bang mga revenue officer dito kasi hindi binanggit yung pangalan, sila yung nag-submit ng report of investigation. Dalawang questions na kailangan ninyong sagutin. Okay, that's the art of NOD. Art of questioning the NOD. Second paragraph, meron daw details of discrepancy annex A. So, anong gagawin mo? I-double check mo. Meron ba? That is the third question. Meron bang naka-attach? Eh sir, pag walang naka-attach, that's nga the purpose eh. Na pag walang naka-attach, ibig sabihin, mali ito. Nagsisinungaling sila. Sabi, may attachment eh. So, verify kung may attachment. That's the third question. The fourth question is, nag-observe daw sila ng procedural due process na nasa section 228 ng tax code. Ngayon, itong problem. Alam mo ba yung section 228 ng tax code? At alam mo ba yung due process? So, kung hindi mo alam, i-google mo lang section 228 implementing rules and regulation o IRR, makikita mo na. Very important yon because pine-prepare ka ng NOD kung ano yung gagawin mo susunod. Otherwise, talo ka. So, ano yung susunod? Yun yung susunod mong question. Pagkatapos kung ma-receive yung NOD, sinasabi dito, i-observe mo raw, nag-observe daw sila ng due process. Susunod mong tatanong, ano yung susunod na due process na ako naman yung mag-o-observe? For example, nakasulat sa batas, magkakaroon ng
pagkikita. Yun yung nakasulat dito. Okay, sabi rito, ang susunod daw na due process is in-invite ka, you and your authorized representative are invited to a discussion of discrepancy. The next question is, saan magkakaroon ng discussion? Kailan magkakaroon ng discussion? Sino yung involved sa discussion? Kailangan sasagot kayo. From the time na ma-receive nyo to, meron kayong 5 days para schedule ninyo saan yung mangyayaring discussion. Google ba yan? Google Meet? Zoom ba yan? O sa Discord? 2. Ah, sino yung mga involved sa discussion? So, tanungin mo sila, sino yung a-attend? Bago kayo makipag-usap, walang surprises. Sino sa inyo sa BIR ang darating? Entry, sino naman sa grupo ng mga taxpayer yung a-attend? It's a letter. Ah, ang tawag ko sa letter dyan is request for closing conference. Request for closing conference. Kasi closing conference pong pinag-uusapan dito. Now, dito, merong konting problema. Why? Sabi rito, enable you to present and explain your side on the discrepancy noted by the investigating officer. Okay, bago ho kayo mag-offer ng inyong explanation, tanungin nyo muna sila paano nag-arrive sa computation ng deficiency taxes at ano yung mga ginamit nilang documents. Kasama yan sa letter ninyo. Ano po, sir, ang inyong ginamit na dokumento at paki-explain po ninyo paano ninyo ginamit yung dokumento. Huwag na huwag kayong pupunta doon na hindi nyo sinasabi yon, kasi ang mangyayari, sila gumawa nung discrepancy, kayo yung mag-e-explain. Baliktad ata. Dapat yung discrepancy, kung sino yung author, siya yung mag-e-explain. Again, letter po yan within 5 days from the date na kayo po ay nakatanggap ng NOD. Now, sabi rito, susunod, submit documentary evidence. Okay. Tinuturuan ka na ngayon, reconcile and refute. Reconcile and refute. So, dalawa ho yung gagawin nyo. Ano yung ire-reconcile at ano yung ire-refute? Nasa kagalingan ho ninyo sa paggawa ng letter kung makapag-re-refute kayo o makare-reconcile. Kaya importante po ang NOD. Okay? That's another question. And then, dito po, your counsel and authorized representative may assist you at the discussion. Suggestion ko ho, mga bossing ko, mamili kayo ng authorized representative. Wag ho basta-basta sino yung kunin nyo, kasi magkakaroon ho kayo ng problem kung hindi tax agent. Ako ho, hindi tax agent. Hindi tax agent ang inyong tax specialista. Okay? So, hindi ko ho kayo pwedeng samahan. Kumuha ho kayo ng mga registered tax specialista ng BIR. So, alamin nyo lang kung meron silang knowledge sa paghawak ng tax deficiency. Okay? Baka mamaya, malagot ho kayo. Incompetent yung makakuha ninyo, magkakaroon kayo ng problem. Ngayon, kung lawyer naman, hindi ho kayo kailangan ng tax agent. Kasi ang lawyer pwede ho umarap ng hindi ho sila ina-accredit ng BIR. At saka maawa ho kayo dun sa taong isasama nyo na hindi tax agent, pwede ho silang kasuhan ng illegal tax practice. Yan ho yung kinakaso sa akin ng BIR, illegal tax practice. So, naset na natin yung date, naset na natin yung time. Bago ho kayo pumunta, in writing ho,
isama ninyo kung sino ho yung authorized ninyo. Kasi nire-require. Okay? Para kung sakasakali man, hindi ho acceptable sa BIR yung inyong representative, eh masabi na nila in advance. Okay? Makapagpalit kayo ng representative. That's another question. The art of questioning the NOD. Okay, nasa second to the last paragraph na tayo. Sabi dito, merong estoppel. Ito po yung estoppel. Now, hindi ko napapakita sa inyo. Ito po yung estoppel. Failure on your part to appear. Okay? Without prior notice. So, ang ibig sabihin, bossing, magno-notify ka in writing sa BIR kung hindi ka makaka-attend. Kaya nga sa umpisa pa lang, sinabi ko, magre-react ka. Ang reaction is in writing. So, pwede mong iset yung day, iset yung time, iset yung authorized representative mo, at pwede mo na rin ibigay yung mga question mo prior to the actual meeting, which is yun ang ginagawa ko at nire-recommend ko sa inyo. Okay. Kasi pag hindi ka nagkaroon ng prior notice, eh waiver nang ng right mo yan. Imaginin mo. So may right ka for the your right to a discussion of discrepancy. And of course, dalawa yung nangyari. Ha? Wala kang objection. You have no objection. Mag-object ka kahit mali. Ha? Kahit mali. Kasi sasagutin naman nila yung mali. Actually, isa sa mga strategy dyan. Kung hindi mo alam yung sasabihin mo, mag-object ka ng mali para i-correct ka. Doon, binigyan ka ng tip paano hawakan yung NOD. Pag hindi ka nag-object, will result in the issuance of PAN. So, LOA, NOD, PAN. So, ang labanan kasi, mga bossing ko, nagiging tama yung mali between this one, ito ho yung time frame natin kanina. Nagiging tama yung mali kung estoppel ka. May responsibility po ang mga BIR officials na sagutin ka, not verbally, but in writing. Kaya importante po, yung mga questions ninyo sa assessment, isulat nyo. Kahit ridiculous sa tingin nyo yung questions nyo, okay lang. Kasi makakatulong yon para maintindihan ho ninyo yung kanilang details of discrepancy. So, yan po yung lecture ko sa araw na to. Ha? Ano yung mga dapat ninyong tandaan na naka-embed na mismo rito sa binigay na letter ng BIR, Notice of Discrepancy. Huwag niyo hong palalampasin yan kasi may panalo ho kayo kung kahit na mali ho yung inyong mga questions. Okay? So, next week, pag-aaralan naman ho natin yung part 2, paano ho natin ko-questionin yung computation of deficiency tax at paano ho natin ko-questionin yung details of computation. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. I can't conceal it.